Ganito po ang bali ang instruction ko sa lalong-lalo na itong parting na na Holy Week at maraming mga turista na pupunta dito sa Camarines Norte dahil nga po yung magaganda namin mga tourist rito tourist spot like Calaguas at iba pa mga magaganda mga tourist spot po. So ngayon po ang gagawin po natin ngayon kung isang pamilya po isang pamilya hindi na kailangan pang magpas swab test. Kung pamilya naman kayo, isa na lang. Kasi pamilya naman kayo Tapos wala na po tayong age limit. Pwede na yung mga bata, pwede na. Kasi siyempre, ilang isang taon na silang nakakulong sa bahay lang Siguro naboboryong na yung mga bata So yun po ang magandang balita na wala na po tayong age limit. Then doon po sa mga residents ng Cam Norte, kung kayo po ay uuwi dito, ang re-required lang po namin, certification galing po sa barangay, kung sa kayo naninirahan, yung po kung kayo po ay kayo po ay naging PUM or PUI. Yun lang po, napakadali lang po. Saka may online ang application po namin. So napakabilis po, napakabilis na ng natin yung proseso. Pero po, ipaghihigpit namin sa borders, tuloy-tuloy. Kasi nga po, nakakatakot, kita nyo naman, Yung COVID natin, dumadami. Ilang 3 days consecutive, 3,000 plus. Kaya po yung ibang mga probinsya, ibang mga syudad, bayan, biglang nagkambiyuhan sila ngayon. Biglang binawi nila yung maliluwag nilang mga restriction, tayo po, consistent tayo sa in-impose natin restriction. Kaya nga, ang Camarines Norte po, masaya kami ito sa loob. Dahil nga po, walang COVID sa loob ng Camarines Norte. So, yun po ang bunga ng ating paghihigpit sa mga boundaries. Bali po, sa March 20, yung Calaguas i-open na natin. So, malamang po, bago mag-i-open natin yung Calaguas, before nung opening ng Calaguas, pwede na pong magbiyahe kahit wala kayong mga travel pass as long na doon sa mga minimum requirements na hiningi namin. At syempre po, lagi nating ulitin ito na dapat i-observe natin yung health protocol. Lagi tayo naka-face mask, face shield, at lagi maghugas ng kamay at yung physical distancing.